Kumusta po kayo? I hope that everyone is safe, healthy, and happy. Ayan, teka, sandali ha. Ayan, yan. Welcome, welcome po sa inyong lahat. And of course, happy Sunday. Welcome po sa Building Bridges Ministries, especially po sa atin pong mga kapatiran na nag-participate po dito sa atin pong Sunday online worship. And of course, I hope na naging maganda po ang inyong nakaraang linggo, ano? And of course, this is the time for us para tumutok po sa salita ng Panginoon. And of course, let us praise and worship Him. Let us open our hearts, no, and our minds sa ating worship service po ngayon. And reminder lang po, bago po tayo magsimula, paki-ready po yung ating tinapay at inumin para po sa ating pong communion. And at the same time, ganun din po yung ating tithes and offerings. And again, yun pong ating sarili, no, para po naman pakinggan ang mabuting balita na manggagaling po sa salita ng Panginoon. So simulan po muna natin sa ating pong praise and worship. Alam nyo, napakasarap pong magpuri at magpasalamat sa Panginoon, especially kapag po tayo ay mga marami ng napagdaanan, ano, marami ng kabigatan sa ating pong buhay. Ito po yung panahon para itaas po natin ang ating paningin sa presensya at sa kagalingan at pagmamahal ng Panginoon. At sabi po sa kanyang salita, no, sa Psalms 18:30-33, as for God, his way is perfect. The word of the Lord is proven, the word of the Lord is proven. He is a shield to all who trust in him. For who is God except the Lord? And who is a rock except our God? It is God who arms me with strength and makes my way perfect. He makes my feet like the feet of deer and sets me on my high places. You know, napakasarap kong pakinggan, ano? Ito especially itong salita ng Panginoon na syempre, hindi po natin tinitingnan dito yung pagiging perfecto po natin, but instead we rely on the perfect work of God, no, sa atin pong buhay. At sabi nga po dyan, ano man ang sinabi, salita ng Panginoon ay mananatili pong totoo yan, proven po yan. Hindi natin pagdudahan, kaya nga po sa lahat ng nangyayari sa atin pong buhay, yan po dapat yung ating pinagtitiwalaan, yan po yung dapat nating pinangahawakan. Kasi yan daw po yung magpoprotekta sa atin pong buhay. He is a shield to all who trust in Him. So kalimutan na muna natin yung mga bagay na ating iniisip, no? Mga bagay na bumabagabag sa atin pong buhay. But instead, let us trust Him, praise Him, worship Him, and thank Him. For His word is proven and His way is perfect. There is no one like our God, no? And of course, this is the time for us to worship Him. At sabi nga po sa verse 32, Siya po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Kung ikaw po ay nanghihina na sa dami ng pagsubok na pinagdadaanan mo, let God arm you with His strength. And He will make your way perfect. At sabi nga po dyan, He makes your feet like the feet of deer and He will set you on high places. What a wonderful God we have. So let us prepare ourselves, let us prepare our voices, and let us lift our praises and thanksgiving sa atin pong mahal na Panginoon, ang ating Ama, na labis-labis ang pagmamahal sa iyo. Let us worship the Lord. Salamat for your finished work. Salamat, Panginoon, sa patuloy na kalakasan na ibinibigay mo po sa amin. As you have said in your word, you will bring us in high places, O Lord God. Even for the peace, O Lord God, that transcends all understanding, maraming salamat po sa kapayapaan. Bagaman marami pong nangyayari sa aming pong paligid, but your peace is the one that gives us joy. As you have said in your word, when we set our minds upon you, O Lord God, you will give us this perfect peace that comes from you. And Lord, as we worship you today, let who you are be revealed to us, O Lord God. Being a loving Father, being a loving God, O Lord God. And at this time, Lord God, we just lift up to you all of who we are. And may you fill us with your Spirit, O Lord God, as we listen to your word. Thank you, Lord God, sa lahat po ng pagpapala, biyaya, provision, kagalingan, Panginoon, na pinagkaloob mo po sa amin. We praise you and we thank you. And this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Kuhanin na po natin ang ating pong tinapay at inumin. And let us remember the finished work of Christ. Sabi nga po dun sa kanta, no, finished,
tapos na po, no? How an amazing God we have na yung supposed to be na po para po sa atin, eh kanya nang inako. Yung dapat na ating gagawin, eh siya na po yung gumawa. What a loving God we have. Nang sa ganon, yung dapat na gagawin po natin, yung blessing at pagpapala po nun, eh matanggap po natin dahil sa kanyang ginawa para sa atin. So sabi nga po sa Psalms 103, 2-5, Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Who forgives all your iniquities? Who heals all your diseases? Who redeems your life from destruction? He who owns you with loving kindness, He crowns you with loving kindness and tender mercies. Who satisfies your mouth with good things, so that your youth is renewed like the eagles. So think about these things, no? Whenever you are undergoing something, sabi ng Panginoon, wag mong kalilimutan yung benepisyo na ginawa ko para sa'yo. Yung benepisyo na pwede mong tanggapin out of my finished work dahil sa aking sakripisyo para sa'yo. So don't ever forget it, sabi niya. Wag daw po natin kalilimutan. Ano po ba yung mga benefits na yon? Who forgives all your iniquities? Brothers and sisters, regardless kung ano man yung pinagdaanan nyo in the past, ano man yung inyong ginawa, remember that by the blood of Christ, you have been forgiven. There is now no condemnation for those who belong in Christ, for those who love God. And remember, all your sicknesses are already healed. Sabi sa kanyang salita, by His stripes, you are healed. So this is the time to remember always, no? Na lagi po tayong victorious na among all these things. Imagine, pati po yung mga destruction, siya na rin po ang gumagawa ng solusyon ng kaligtasan po para po sa atin. Who crowns you with loving kindness and tender mercies, and He even satisfies your mouth with good things. And your strength will be renewed. Your youth will be renewed like the eagles. So let us remember the finished work of Christ, and let us receive all of these blessings na ipinagkakaloob ho sa atin ng ating pong Panginoon. By declaring the finished work of Christ, we are declaring the good things that God has for us. So let us get the bread. Let us raise it and say, Lord Jesus, thank you for your body, which was broken for me. By your stripes, I declare, I am healed, I am strong, I am healthy, I am whole, I am well. In Jesus' name, let us partake. Let us now raise the cup. This is the blood of Christ that was shed for the forgiveness of every sin. Let us pray. Lord Jesus, thank you for your blood that washed away all of my sins. Thank you, Lord, for now I have been forgiven, redeemed, restored. I am the righteousness of God in Christ. In Jesus' name. Let us partake. Maraming salamat, Panginoon, for what you have done for us and what you are continuing to do in our lives. Salamat, Panginoon, because of the abundance of grace and the gift of righteousness that you have given to us, we can now reign in life through the one, Jesus Christ. Thank you, Lord, that we can already expect good things because of what your finished work has done for us. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, for your perfect sacrifice. We praise you, Lord God, and we thank you, and this we pray in Jesus' name. Amen and amen. Dako naman po tayo sa ating pong tithes and offerings. Let us now worship the Lord through our giving. You know, all of the things that we have right now comes from Him. Sabi nga po, every good and perfect gift comes from God, comes from our Father. And everything, no, even yung ating karunungan, yung ating mga talento, yung ating mga gifts, even the words that are coming out of our mouth, all comes to Him, no? All comes from Him.
At kaya po tayo bilang papuri at pasasalamat po, ibinabalik po natin or pinagpapasalamat po natin a portion of what God has given to us. At sabi po dyan, when we give these tithes and offerings, we are actually manifesting our trust, our praise, our thanksgiving. At ang sabi po ng Panginoon, it will abound. Yung grace po na yan is patuloy na mag-a-abound po yan. Mag-a-abound po yan sa atin. At hindi po tayo magkukulang in all things at all times. And of course, pati po dun sa ating mga gawa, in blessing the works of our hands, prospering the works of your hands. And sabi nga po, God has given you the power to create wealth. And you know, yan po yung kagandahan when we are connected, no, dun sa ating source. So let us now offer and give our tithes and offerings to our God, our Father, for His goodness and His faithfulness sa atin pong buhay. You can see on your screen kung saan po natin ibigay, no, yung pong ating tithes and offerings. And let us pray and thank the Lord. Lord, we praise you and we thank you, Lord God, that in all these times, O Lord God, you have never left us nor forsaken us, Lord God. Thank you, Lord God, na hindi ka po nagkukulang. Every need is met sa amin pong buhay. Salamat din, Panginoon, sa pagbuhos ng iyong pagpapala, biyaya, proteksyon, karunungan, lahat po ng pinagkakalumog sa amin, kapayapaan, kalakasan, Panginoon, favor sa lahat ng aming mga kinakausap, Panginoon. Maraming maraming salamat po, Panginoon, for your faithfulness sa amin pong buhay. Salamat, Panginoon, sa pagmamahal mo po sa amin. Salamat, Panginoon, sa graciousness mo, sa pagkakaloob mo po ng lahat ng aming pangangailangan. Lord, we offer to you these tithes and offerings, and may this be used, Panginoon, upang mapalagana pa ang kabutihan ng iyong salita, mapalagana pa ang pagpaparamdam at pagpaparanas mo ng pagmamahal, katulad ng pagmamahal na pinararanas mo po sa amin. Lord, we praise you and we thank you, and this we pray in Jesus' name, amen and amen. Ngayon naman po ay dako na po tayo sa salita ng Panginoon. Ihanda na po natin ang ating puso at isipan as we will hear, be refreshed, be encouraged, be empowered by the Word of God na ihahatid po sa atin ni Pastor Simon. So kung ready na si Pastor Simon, magandang hapon sa iyo, Kuya Simon. Hello, magandang hapon. Maliwanag ba? Maliwanag na ba ako? Simon. Yes, we can hear you. Okay, maraming salamat. Sige. Itama ko lang yung aking yan. Okay. Okay, so anyway, nagawa ko na rin co-host pala si Hesed, sa kanya yata manggagaling yung ano. Yes, paki ano na lang. Okay. Okay. Magandang hapon sa lahat. Okay na, Kuya Rico? Okay na po. Go ahead po. Okay. Sige, wala kasi ako sa picture eh. Wala ako sa screen. Pero nakikita ka namin. Maliwanag pa sa... Sige, di ko nakikita yung sarili ko eh. Anyway. pasensya na kayo. Medyo napalayo kami sa bahay. Kaya siya said ang nagano din. And magandang hapon ho sa ating lahat. Gusto ko lang hong ituloy yung topic ni Kuya Rico na living in the spirit, which is ito yung kailangan natin ngayon, I believe. Living in the spirit, especially na ngayon pong panahon ho ng pandemic, nakikita ho natin ang daming nawawalan ng trabaho, ang daming nagiging problema, may depressed. Kung nasa mga problema ho tayong ganito, like for example sa pandemic, pag lalo na ho na hospital ho kayo, alaga namang hirap. May nabalitaan nga ho kami, nasa hospital sa St. Luke's. Di pa lumalabas, COVID-19, 7 million, di pa lumalabas. So ano hong gagawin natin? Kung tayo po ay na-retrench, matanggal ho tayo sa trabaho, ay malaki hong problema. Failed relationships. Yung if poverty strikes, ano hong gagawin natin? Kung ang problema ho natin ay tinatawag na insurmountable, wala na ho tayong magawa. At siguro ang recourse mo na lang eh mag-suicide. Ngayong COVID-19,
talagang prevalent yung suicide ngayon dahil sa situation ho natin. Pag dumating ho yung mga insurmountable problems na ito, ano ho ang gagawin natin? How do we go about, or paano, how will we rise above the occasion or above nung situation? How do we go about sa situations natin when all things fails? Kung bumagsak na ho lahat, ano ang gagawin natin? So ang sagot doon is, bilang mga Kristiyano, meron pang isang realm or isang paraan para tayo ho ay we can go above or rise above yung situation. At this is, ito yung sinasabi na we have to live in the spirit or we have to go into the supernatural realm. Okay, so may natural realm, may spiritual realm. So when all things fails doon ho sa natural realm, we still have the supernatural realm. So medyo dalawa ho yun. Siguro ang pinakamagandang example ho nito ay yung sa Romans 8 verses 5 and following. Hesed. Okay. Basahin ko, for those who live according to the flesh set their minds on the things of the flesh. Sorry, Romans 4. Romans 4. Hindi na ilagay. Ayan. Romans 4, 17 to 21. Okay? I have made you a father of many nations. So ito yung magandang, pinakamagandang example from the natural to the supernatural. Paano tayo pumunta from the natural to the supernatural? So sabi ho sa Romans 4, 17 to 21, as it is written, I have made you a father of many nations. In the presence of him, believe God, who gives life to the dead and calls those things which do not exist as though they did. So medyo underline nyo yung who calls the things which are not as though they did not. Okay? Who contrary to hope, in hope believe, so that he became the father of many nations, according to what was spoken, so shall your descendants be. And not being weak in faith, he did not consider his own body already dead, since he was above 100 years old and the deadness of Sarah's womb. He did not waver at the promise of God through unbelief, but was strengthened in faith, giving glory to God. And being fully convinced that what he had promised, he was also able to perform. Okay? So makikita natin dito na from, ito yung example ho ni Abraham, di ba, sinabi sa kanya, ikaw ay magiging father of many nations. Ito ho yung promise sa kanya. Pero ang problema ay matanda na ho siya. Kaya nga sabi, and contrary to hope, in hope believed that he became the father of many nations. So, his hope in the natural is already gone. Wala na ho. Kasi he's already 100 years old. Talagang di ka na pwede magkaanak. And the deadness of Sarah's womb, talagang, ano ba tawag doon? Beyond this her menopausal time, talagang in the natural, wala na ho siyang pwedeng gawin. So, this is the hope in the natural. Kaya, in hope, contrary to hope. So, in the natural, wala na ho siyang pag-asa. Pero ang sabi diyan, believe and contrary to hope, in hope. So, there is another hope. Yung hope dito, sa natural, wala na. Pero it seems na there is another hope wherein yung pwede siyang manganak or father of many nations, pwede pang mangyari. Amen. So, meron ho tayong remedyo para makamit ang power or we can surpass all the insurmountable problems dito sa mundo. So hope against hope. Pag natapos yung hope mo sa mundo, we still have hope somewhere. And I believe and I submit to all of us that this is living in the supernatural. The hope that we have in God. Hindi pa heaven yun. So there are two hopes. Hope in the natural and hope in the spirit or living in the spirit. So he found hope somewhere and that is the hope in God.
So, anong gagawin natin when all the natural things na inaasahan natin, yung trabaho natin na wala, inaasahan natin yung mga relationships natin na maganda, tapos nag-crumble, nag-ihiwalay, anong gagawin natin? So, ito ang sinasabi ng Panginoon. We have to transcend from the natural into the supernatural, or what we call, we have to live in faith, or we have to live in the supernatural. So ano ang gagawin ho natin dito? Ano ang ginawa ni Abraham? He calls the things that are not as though they were. Actually, hinahanap ko yung isang verse doon sa aking meditation last week. Di ko makita sa Corinthians din. Sabi niya ganyan, you call the things that are not to change the things that are. Kung ano yung nandyan, pwede mong tawagin ito na nawala pa at papalitan niya yung nandyan na hindi tama. Okay? So, yun ho ang sinasabi ho ng Panginoon. So, anong sabi kayo, Abraham? Anong sabi ng Panginoon? You have to call the things that are not as though they were. So, kung may sakit ho kayo, huwag niyo hong sabihin may sakit kayo. Sabihin niyo, ang Panginoon ay nagpagaling ako. Ang gusto ng Panginoon ay magaling ako. If poverty strikes, talagang sabihin ho natin, ang kagustuhan ng Diyos ay i-blessed ako. Hindi maghihirap. Kasi after all, laging sinasabi natin yung John 10:10, he came that we might have life and have it life more and have it more abundantly. So ito ho yung ginawa ni Abraham. So hindi ho niya kinoconsider yung kanyang sarili na already dead. Wala na. Naalala ko ho nung meron ho akong anong tawag doon? Vertigo. 3 months mahigit yung vertigo ko. Sabi ko, Lord, I will not consider myself, but I will consider your word. You said, by your stripes I was healed. I will consider na by your word, I have abundant life. And ang buhay ko must be vibrant. So, talagang pinanindigan ko yun. And sabi ng Panginoon, magiging well ka. Minsan, paghiga ko, parang may lumipad lang sa ulo ko. Wala na yung vertigo ko. So, when natural hopes ay nawala, talagang we have to go through the supernatural. And then sabi niya, and not being weak in faith, he did not consider his own body, sabi na pag natin. And then sa kasunod, he did not waver at the promise of God. So the key here is we should not waver. Huwag tayong magdalawang isip doon ho sa promise ng God. Sabi nga niyan, he did not waver at the promise of God through unbelief. Paano ho natin malalaman na we are still in unbelief? Malalaman natin na we are in unbelief pagka we are still worrying, pag nag-aalala pa tayo, we are in unbelief. When we are in fear, we are in unbelief. Fear is kabaligtaran, that is the fear, faith is to God, fear is to Satan. So Satan works in fear. At tapos yung faith natin works with God. Okay? So gusto ko lang liwanag, if you are in fear, you are letting Satan get into your life. When we walk in faith and you do not waver doon sa promises ng God, kaya sabi niya, and was not weak in faith, he did not consider his own body, and then he did not waver at the promise of God through unbelief, but was strengthened in faith, giving glory to God. So, andito na, we have to strengthen our faith. Ano yung strengthening of the faith? Strengthening of the faith, unang-una, faith comes by hearing and hearing by the word of God. Okay? Wala na hong ibang panggagalingan ang faith kundi it's only hearing and hearing by the word of God. Hindi nyo ho pwedeng, kaya sa mo, pag-pray mo nga ako na tumaas yung faith ko. Hindi ho. Pag-pray mo nga na talagang magtiwala ako, I will believe in God. No. Sabi ng Biblia, it's only by hearing the word of God na doon manggagaling yung pananampalataya natin. It's not by prayer, hindi prayer request yan. Faith comes by hearing and hearing by the word of God. That's all. Wala na hong iba. Okay? So, and then giving glory to God.
Excuse me. So nakalagay ho doon na giving glory to God when you receive the promise. Halimbawa ho, kayo ho ay nag-quiet time. May nakita ho kayong promise ng Panginoon. Once you receive that promise, start giving thanks to God. For example, nakalagay doon sa isa kong meditation or sa quiet time ko sa Corinthians. Sabi ng ganyan, when we walk in the Spirit, kung alam mo natin yung pag nag-walk ka sa Spirit, dapat walang envy, walang strife, walang divisions. Kasi sabi niya, when you have strife, you have divisions, you have quarrels, you are still in the natural. Okay? So, when we receive those things, kailangan na ho natin i-change yung ano natin and then we give thanks to God. Or pag sinabi niya, ganyan, halimbawa, yung isang verse doon? Sabi, I pray that you be in health and be prosperous and prosper in all things. Pag narinig ko nyo yun, then start giving thanks to God because ito ho yung glorifying God and ito po yung pinapataas nyo ho ang inyong yung faith. Okay? So makita ho natin yung kay Abraham. He was strengthened in faith sa kanyang salita. So, makikita ho natin na dalawang realms. Ito, di nyo pa ho siguro naririnig. There are two realms na talagang sabay silang tumatakbo. The natural and the supernatural. Sabay ho yan. Akala ho natin yung supernatural pag namatay lang tayo. Sa anong kind of spirit. Pero kung titingnan ho natin yung salita ng Diyos, the natural is concurrent with the supernatural. Kaya kung titingnan nyo ho dito ngayon, nandito ho kami sa bahay nila Kuya Pat, dinalaw ho namin sila. Kung titingnan ho natin ngayon, dito ho sa kanilang bahay, kung bubuksan lang ng Panginoon ang ating mata, there are angels and demons and demonic forces at saka good angels ho dito sa area na ito. So the natural and the spiritual are concurrent. They are the same. The same ho yan. Sabay hong tumatakbo yan. Mamili na ho kayo kung saan nyo ho gustong lumakad. Is it in the natural or in the supernatural? Okay? So dalawa ho yan. And gusto ko lang hong sabihin, the natural is not the parent of the supernatural. Baliktad, the supernatural is the parent of the natural. Meaning, the supernatural gave birth to the natural. Madi-discuss ho natin yan mamaya. So, dalawa ho yung tinatakbuhan ho natin. Mamili na ho kayo, natural or supernatural. Okay? And, ang maganda ho dito, ang masama ba o maganda? Mga born again Christians lang ang pwedeng lumakad ho dito. Hindi ho pwede yung hindi Kristiyano. In the supernatural. Pwede, pero mangkukulang na ho yun. Hindi ko alam. Hindi ko alam. Okay? So, yun ho. So, dalawa. I hope naging clear yun na two concurrent realms are in us. Or na pwede ho natin pagpilihan. 2 Corinthians 4:18. So, makikita ho natin 2 Corinthians 4:18. Hesed. Yan. 2 Corinthians 4:18. While we do not look at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporary, but the things which are not seen are eternal. So, dalawa hong realms. The seen and the unseen. Okay, mamili na ho tayo. Yung sin ho dyan, hindi ho lang ho yung nakikita ho natin sa mata. Kundi yung sin diyan ay yung perception or you perceive things by your five senses. Ano yung nararamdaman mo, ano yung nakikita mo, ano yung naririnig mo. Yun ang sin lang, hindi lang yung sa physical na eyes. Tinignan ko nga yung Greek blepo. Okay? To perceive by the senses. For the things that are seen are temporary. Okay? And the things that are not seen,
yung di natin nakikita, yun ang eternal. Ang sickness is temporary. Ang healing is eternal. It's in the supernatural. It's eternal. Poverty is temporary. Prosperity or blessing is permanent. Unseen. Ang problema ho natin dito, it is always easier to believe those that you see. Yun ho ang problema natin. Mas madaling paniwalaan yung nakikita ho natin. Kasi ang dali eh. Pero pag di mo nakikita, talagang abstract ba? Pero ang ano doon is, ang sinasabi pa rin ng Panginoon, dapat andun ho tayo sa unseen because we live by faith. Excuse me ha, di ko makita yun. So what is seen is temporary, not seen is temporal. Yung nga, it's easier to believe yung nakikita natin kaysa yung hindi natin nakikita. Even our bodies are temporary. Okay? Temporary ho yan. 2 Corinthians 5:1. Yung kasunod lang na verse has said, for we know that if our earthly house, this tent, is destroyed, we have a building from God, a house not made with hands, eternal in the heavens. So even our own bodies are temporary. Tents lang ho yan. Kaya nga pag nawala na ho tayo, now we are translated permanently into the supernatural. Okay? Nung pinag-aaralan ko ito, let us not look to the grave. Ang problema ho natin, ay mamamatay na ako. Andyan na yung kamatayan, ililibing ka na, may tambol lang sumusunod. Now, we focus on the grave. No, we have to focus on our new bodies. We have to focus on the supernatural. Andun na, para bang kung halimbawa, galing ako sa Cagayan, sumakay ho ako ng kotse, nakatulog ho ako. Tapos, pagdating sa bahay, nagising, eto na yung aking permanent address. Ganun ho tayo. From the natural to the supernatural. At ang magandang balita ho dito, we can take hold or pwede ho natin kunin or pwede ho tayong mamuhay doon ho sa supernatural. Okay? Pwede ho tayong mamuhay doon. So, sabi nga ni Abraham kanina, he did not put his hope in the natural but in the supernatural. Romans 8:24-25. So, pwede ho natin mapakinabangan habang andito pa tayo yung supernatural. After all, mga Kristiyano tayo at we are only pilgrims. Okay? Romans 8:24-25. For we were saved in this hope, but hope that is seen is not hope. For why does one still hope for what he does not see? But for what we do not see, we eagerly wait for it with perseverance. So here comes the key or the pamamaraan to live in the supernatural. And this is our hope in the Word of God. Or this is our hope in God. After all, we are saved by this hope. By the hope, in the hope doon sa salita ho ng Diyos. Okay? And then, ang problema ho dito, we live in a society na hopeless. Talaga namang matatapos na ho yung, lalo ng politika, hopeless talaga. And yet, we have a hope, an eternal hope in the Word of God. So, our hope is in Christ and in His Word. After all, He saved us by His Word. Or Jesus saved us through His Word or by Himself. Okay? So, maliwanag ko yun. Yung hope ko natin is in Christ. And hope is a confident expectation of good. Okay? Confident expectation of good. 2 Corinthians 5:6-7. So, this is our hope. 2 Corinthians 5:6-7. So, we are always confident knowing that while we are at home in the body, we are absent from the Lord.
Kasunod, for we walk by faith, not by sight. So living in the natural, in the supernatural, is living by faith. We have to live by faith. We have, hindi ho dapat tayo mabuhay doon sa five sensory mechanisms ho natin. We don't live by what we can see. We don't live by what we hear. We don't live by what we feel. But we have to live by the Word of God. Anong sinasabi ng Panginoon? Because hindi po tayo dapat mamove by what we see. Pag wala nang laman yung bangko ho natin, hay talaga naman. Pagka may sakit na ho tayo, talaga ho naman, iniisip na natin, yan na yung grave. Sabi ko kanina, wag mong tingnan yung grave. You have to look beyond the grave. Okay? So, we have to put our faith on the Word of God. Ano ho ang sinasabi niya? Kung nakita ko hong walang pagkain sa harapan ko, sasabihin ko pa din, God ang nagpakain ng 5,000 and God ay pakakainin din ho. We have to live by what the Word of God says. Pag may sakit ho kayo, anong sinabi ng doktor? Walang pag-asa. Bukas na, bedo na. Three weeks to live ka na lang. Anong gagawin natin? We have to go to the supernatural. Yun ang pag-asa ho natin. Na, eto, meron tayong permanente na bahay. Ibibigay ng Diyos pag wala yung bahay ho natin. Okay? Amen. So, we do not live by what we see, by what we feel, by what we taste, or whatever. But what is what God is saying according to His word? Hebrews 11:1. Now faith is the substance of things hoped for. There is the hope for the evidence of things not seen. So, ang evidence or faith, di natin ho faith is the substance of things hoped for. Ibig sabihin, yung hope, di ho natin nakikita. Sabi kanina, what you see is no longer hope, but what is unseen, yun ang hope. Okay? So makikita natin dito, what is the evidence that cannot be seen? Yun ho yung faith ho natin. So faith is unseen substance. Kasi yung hope natin is in the Word of God. It is the Word of God. Now, the Word of God is the substance of things hoped for, and the Word of God is the evidence of things not seen. So, parang ganito ho yan. Pagka may nakita ho kayong promise, andun yung faith ho natin. Halimbawa, may sakit ako. Oh, may sakit ako. Pero by faith, sabi mong ganyan, I am healed. So ano ang ebidensya ng inyo or ano yung hope mo? Ang hope mo is the Word of God because our hope is in the Word of God. Ano yung evidence mo? Yung evidence mo is still the Word of God. Kumbaga, ito yung aking ebidensya na ako ay magaling na. Sa siguro maganda example ay ganito. Halimbawa ho, sasakay ho kayo ng eroplano. Pagpasok nyo sa airport, punong-puno ho yan. Talagang labo-labo ang tao. Parang akala mo wala ka ng masakyan. Pero dahil meron kang confirmation ticket, kahit napakaraming tao niyan, ang habang pila niyan, nagkakagulo diyan, you know na may upuan ka doon sa eroplano because you have the confirmation number. Pag binenta mo sa akin yung kotse mo, Kuya Pat, sabi mo 200,000. Pag pinakita mo yung title deed, rehistro, alam ko meron ka kahit di mo ipakita yung kotse mo. Ganun ho yung faith natin. Yun yung evidence ng ating pamumuhay dito sa mundo. Na in the supernatural meron, makukuha natin yun because we have the Word of God. At yun po ang faith. Okay? Now, the Word of God is the substance of things hoped for and the Word of God is the evidence of things not seen. So, we have to go to the Word. Word is the evidence. Kaya ugaliin ho natin, pumunta ho sa Biblia ho natin, mag-meditate ho tayo, magbasa ho tayo, mag-quiet time ho tayo, makinig ho tayo ng mga messages na maayos. Okay? So,
pagka nandyan na ho kayo sa insurmountable problems, only the word of God, that's the only thing that we have. Kasi that's the evidence. Yun yung ating confirmation number. Okay? Faith is the evidence of the unseen provisions that have not yet manifested in our life. Ulitin ko. Faith is the evidence of the unseen provisions that have not yet manifested in my life. Okay? So yun yung faithful natin. Okay? So makikita natin na pag natatakot ho tayo, we know that there is a God in the supernatural world na nagpuprotekta ho sa atin, nagdi-deliver ho sa atin, na nagpapagaling ho sa atin. Genesis 1:1. Genesis 1:1. 3 minutes na lang. In the beginning, God created the heavens and the earth. So, base ho sa verse na ito, in the beginning, God created. Unang-una, heavens, then earth. Okay? And everything came from God. So, ang lesson ho dito, the natural or the supernatural ay nauna doon ho sa natural. Okay? So, the supernatural or the spiritual gave birth to the natural. So, dalawang ano ho yan? Dalawang realm ho yan. Sinabi ko kanina, they are concurrent at pamili na ho kayo kung saan nyo ho gustong lumakbay. 2 Kings 6:12-17. Hindi ko na ho babasahin ho ito. Ikwento ko na lang ho. Okay? Yung hari po ng Syria ay aatakihin yung Israel. Ang problema, lahat ng gagawin ng Syrian king ay na-anticipate ng mga Israelites. Na-anticipate. So nagduda ngayon si hari ng Syria, kaya sabi niya, meron bang espya dito? Spy ba dito? Bakit nalalaman lahat nung aking sinasabi kung anong gagawin natin? So ang sabi ho ng isang servant ng king, sabi niya, mahal na hari, sabi niya, lahat ho ng sinabi niyo sa loob ng inyong bedroom, nakakarating ho kay Elisha, yung prophet sa Israel. Makakarating! So meaning, there is a supernatural way na nagdadala kay Elisha kung ano yung nangyayari. Okay? So anyway, medyo matigas ang ulo ni Hari. Nagpadala pa rin. Kaya sabi niya, hanapin niyo si Elisha, dalhin niyo dito. So naglagay siya ng napakaraming chariots and soldiers doon ho sa paligid ho ng Israel. So paglabas ho ng servant ni Elisha, sabi niya, my lord, sabi niya, ang dami hong Syrian soldiers with kompleto ng horses and chariots. Sabi niya, sandali yan, kung makita ko pa. And when the servant of the so he answered, do not fear, for those who are with us are more than those who are with them. Kaya sabi niya, huwag kang matakot dahil mas marami yung kampi natin kaysa yung nakikita mo. Kaya sabi niya, and Elisha prayed and said, Lord, I pray, open his eyes that he may see. Then the Lord opened the eyes of the young man, and he saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire around Elisha. So nung pinakita sa kanya, binuksan yung mata niya, mas marami talaga. So dito natin makikita these two realms, these two worlds, na long time ago, kahit di natin alam, andyan yung supernatural who is with us always. Kaya sabi nga ni Tony, sabi niya, di ako natatakot sa COVID kasi binigyan ako ng anghel at least more than two na titiris ho doon sa COVID-19. Tama ho yun. You are walking in the supernatural. Kasi di natin nakikita. So, you know, we are long time ago or even from the very beginning, these supernatural powers are with us. It's up for us to access or paano tayo pumunta doon. It's always by faith and the word of God. No wonder Ephesians 1:3, sabi niya,
Ephesians 1:3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. God does not bless us in the natural because He is in the supernatural. God is a spirit, and he talks with us in the spirit. He deals with us in the spirit, and it transcends into the natural. Sabi ko kanina, nauna yung supernatural, that's why God blessed us in the heavenly realms. Eto ho yun. So makikita ho natin, and then 2 Peter 1:2, karugtong ho nito, Second Peter 1:2, mabagal yung ating tagapindot. Second Peter 1:2, masahin ko na, eto na. Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. Verse 2. Nawala. Basahin ko na lang. Chapter 1, verses 2 and 3. Verse 3. His divine power has given us everything we need. Okay? His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. So, all the things that pertains to life, He has provided for through the knowledge of Him. Okay? So, nakita nyo, Ephesians 1:3 from the supernatural, and then dito na niya sinasabi, His divine power has given us everything we need in this natural realm. Yes. Is sickness is pertains to life? Oh yes, definitely. We have been healed. Is lack considered a need in our natural life? Yes. Then God is there to bless us. Okay. Are broken relationships pertain to life? Oh, certainly. And God said, I will let them have unity. Okay? So, ganun ho. We are in a world wherein there are insurmountable problems, but there is always a supernatural realm wherein we can walk by faith. After all, the just shall live by faith and not by sight. Hindi ho tayo nagbabakasyon. Punta ka sa faith, aalis. Punta ka sa faith. No, you live by faith. The righteous man by faith will live. We live by faith. The righteous man by faith will live. We live by faith. So ganun lang ho talaga ang ano ho natin. So kung meron ho tayong mga hindi magagandang dinadaanan, you always know that there is a supernatural realm where we can have a better life, a vibrant life. Na sabi nga ng Panginoon, I have come that you might have life and have it more abundantly. Maraming salamat po. Amen. Para sa iyo lahat ang pinili nitong message. Hindi. Matagal ko rin. 'Lo. Okay, magandang hapon po sa bawat isa at purihin po ang Panginoon, no, sa araw na ito na ipinagkaloob niya sa atin. At isa na naman pong pagpapala sa atin ng Panginoon, no, mula sa kanyang salita, no, na ibinahagi po sa atin ni Pastor Simon about living in the spirit, no. Napakaganda po ng sinabi ni Kay Simon, yung message niya. Actually, maganda po yung sinabi na ni Kuya Simon about hope, no? Kasi alam natin as a Christians, ang hope natin ay iba ito, no, from the world's hope. Alam, iba yan. Kasi ang worldly hope is without certainty. Walang kasiguraduhan dito. No, hindi natin nga alam kung mangyayari ito o matutupad itong bagay na ito. Ano? Na tayo bilang isang Kristiyano, ang hope natin is may kasiguraduhan with certainty because the object of our hope
is Jesus Christ himself, no? Sa kanyang buhay, sa kanyang mula sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, eh pinatunayan po 'yan ng ating Panginoon beyond the shadow of a doubt, no, that whatever he promised, eh mangyayari po 'yan sa buhay natin. No, yung sinasabi nga kanina, huwag mo tingnan yung sinasabi ng mundo sa iyo. Yung sinabi pagdating sa sakit, 'di ba? Na pero mo umubo ka lang eh may COVID ka na, 'di ba? Malala ka na kagad eh. Diba? Sabihin sa iyo ay may taning na kagad ang buhay mo. But hindi po, no. Iipalim natin. Kagaya ng sinabi dun kay Abraham, no, na yung hope, yung versus hope na super tama ba yung Simon, supernatural, no? Na doon na tayo dumepende, doon tayo pumasa sa hope natin as a Christians. Because alam naman natin, diba? Eh meron tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Meron tayong Diyos na higit sa lahat. No. Yan yung pinangahawakan natin. Yan yung meron tayo sa buhay natin. Sabi nga eh, when we live in the Spirit, we have an abundance of grace for daily living. So, sa araw-araw, kasama natin ang Panginoon. Hindi yung sabi nga kasi, hindi yung parang balik ka, alis ka, balik ka. No. Manatili po tayong manampalataya sa ating Panginoon. No, we stand doon sa kanyang mga pangako sa ating buhay. Panghawakan natin ito, yung kanyang mga salita na lagi nating naririnig. No, lagi nababasa natin. Eh, panghawakan po natin yan at mangyayari po yan sa ating buhay. That's our God. Yan po yung Diyos na meron tayo sa buhay natin. Yan yung Diyos na ating sinasamba. Yan yung Diyos na ating sinasampalatayanan. Yan yung Diyos na higit sa lahat. Makapangyarihan sa lahat. Okay, so it's a wonderful a blessing, no, sa araw na ito na marinig natin ang mensahe ng Panginoon na araw na ito. So purihin po ang Panginoon. Thank you muli Pastor Simon sa pagbahagi mo sa amin, no, sa hapon na ito. At salamat po. And ngayon naman po ay ibigay naman natin ang time, no, sa bawat isa. Ang pagkakataon nito na maka-share kung ano naman po ang inyong gustong ipagpasalamat din sa ating Panginoon and ano naman po ang gusto natin sabihin regarding sa ating message. Okay po. So, nahin na po natin sila Kim. Hello Kim, magandang hapon sa inyo. Hello? Hello po. Ayan. Ayan. Hello po. Magandang hapon po. Hello? Magandang hapon po. Ayan. Magandang hapon, Kim or si Jocelyn ba to? Hello po, Pas. Hello. Sige po. Ay, kayo po, meron pa kayong gustong sabihin or ipagpasalamat sa ating Panginoon sa araw na ito? Sa amin po, ano po, yung sa business lang po namin, yun, always thankful naman po kasi, ayun, kahit nung nakaraan, nung pagka-live namin, konti lang yung nag-mine nung una. Ay, walang nag-mine actually nung una, 30 na kami. So, ano po, medyo pinanghihinaan na lang. Pero pero God is good. Ano po, okay naman po, nakabenta pa din naman po ng malaki-laki. Tapos, ayun po, prayer request lang po, then yung, ano po, masama po kasi yung pakiramdam ngayon ni Mama. Okay. Kanya po pagising niya po, hindi niya po madilat yung mata niya kasi sobrang sakit daw po. Mm-hmm. Ayun. Sige po. Sige. Thank you po. Okay. Thank you, Jazz. Salamat, no, sa pag-share at God bless sa inyo dyan. Okay. Thank you po at magandang hapon po. Okay. Dito naman po tayo kay Ena. Hello, Ena. Magandang hapon sa inyo dyan.
Hello po. Magandang hapon. Anna. Hello po. Yeah. Hello. Maingay po kasi. May nagagawa po kasi sa kapitbahay. Ayun po. Ah, sige. Pero... hindi po sa amin na. Ano po? ayun po. Maganda po yung message. Kasi ano, syempre natamaan din ako. Kasi po, ano, syempre nung ano po, ano po, kasi nung early pandemic po kasi nung, di ba, ano po, kaka-graduate lang ng senior high school nun. Tapos, syempre mag-online class, parang ganun. Tapos, ano, syempre nung early pandemic kasi ang daming uncertainty nun eh. Parang ngayon pa nga kasi paano, kunyari ngayon, online class, paano kung ano, paano kung naisip mo kung paano kung 4 years ganito pa rin, kailan ba matatapos yung pandemic, di ba? May ganun kasi. Pero, ano po, pero yun po, kasi more natural talaga yun, nakatingin tayo dun sa mundo, nangyayari sa mundo, pero yung faith kay God kasi, ayun yung sinasabi ni, ano, pastor po na, dapat mag-focus sa supernatural, ano. Mm-hmm. Maganda po, ayun po. Thank you. Ayun lang po. Sige. Okay lang, Anna. Thank you sa pag-share. And God bless sa inyo dyan, no? At patuloy kayong pagpalain at ingatan ng Panginoon. Okay, salamat, Anna, at magandang hapon. Thank you. Okay, sige, dito naman po tayo kanila, Aubrey. Hello, Aubrey. Magandang hapon po sa inyo. Hello, Aubrey. Sige po. Baka may na connection. Sige po, dito tayo kanila, Ate Lenny. Hello, Ate Lenny. Magandang hapon po. Ate Lenny. Hello? Ayan. Hello po. Hello po. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Mabuti naman po, Pastor. Apo. Salamat pala sa mensahe ni Pastor Simon. Apo. Ang ating hope ay talagang ang pag-asa natin ay nakakristo lang. Wala tayong dapat asahan. Salamat sa pag-asa na yun na talagang pinagtatrabuhan natin. Kumbaga ginagawa natin para tayo, yung pag-asa natin ay makamta natin. Hindi tayo dapat tumigil. Porque may faith ba tayo? Ano ba yung gagawin sa faith natin? Siyempre palalagoin natin yung faith. At trabuhin natin. Hindi yung pwedeng may faith nga. Asa naman? Nakikita ba yung faith? Ano ba yung ginagawa mo sa buhay mo? Nakikita ba sa ginagawa mo? So, kailangan natin i-claim natin yun sa sarili natin na si Kristo lang ang ating pag-asa. Dahil ibinigay niya ng Diyos ang kanyang buktong na anak para sa atin. Dahil hindi naman na dapat karapat-dapat tayo dyan. Kaya lang. Dahil nga sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ay yun, binigay niya ang kanyang kaisang anak. Salamat sa tunay na pag-ibig ng bawat isa sa atin na patuloy pa rin tayo na pupursige na kahit ganitong online live, magpatuloy pa rin tayo. Kahit amen. Hindi tayo dapat manatili na yung panghinaan ng loob. Dahil yung race natin dapat natin tapusin, dapat natin maabot yung sa dulo. Salamat po, Pastor. Salamat din sa iyo. Salamat. Alam ko, prayer works para sa buhay mo. Dahil amen. Hindi kita tinitigilan, Pastor, sa inyo. Sa inyo na magpatuloy lang at patuloy kayong i-bless ng Panginoon.
Amen. Salamat sa hapon na ito, sa inyo din po, Pastor, sa kahit sa lahat ng nagpapatuloy sa pag-share ng salita ng Diyos. Mm-hmm. At sana, Pastor, salin mo din po yung ano po talagang kalooban ng Panginoon para sa kay Ruel, na kung talagang magtrabaho siya or lumipad siya. Ah, mahirap yun, lumipad siya. Yan po yung ibang bansa. Po. Kasi mahirap yung nagdadalawang isip. Kailangan mag-focus lang kung anong huli ng Panginoon. Siya ang nawang mangyari. Kalooban natin. So maraming salamat po, Pastor, na isama niyo po kami sa prayer palagi din, Pastor, na yung faith namin palaging hindi manghina, bagkus lumakas ng lumakas. Yun lang po, Pastor. Maraming salamat po sa inyo. Hindi na ako nag-open ng camp, Pastor, kasi bitin eh. Bitin niyo kung ano yung place. Ako lang ang nakikita, sila hindi. Okay lang, sige. Pastor, maraming salamat po. Sige po. Salamat din at Ellen. Salamat sa pag-share and patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Magandang hapon po sa inyo. God bless po. Salamat po. Okay, thank you ulit at Eleni. And dito naman po tayo kanila Kuya Bong, Hapirano Family. Magandang hapon po sa inyo. Kamusta po kayo at Ibo, Kuya Bong and at Ilala? Ayun. Hello. Hello po, magandang hapon po, terno pa talaga kayong white. Ah. Yeah. Thank you doon sa message si Kuya Simon regarding sa living in spirit, no. Tunay nga na tayo ay yung natural at supernatural ay hindi magkahiwalay. Kumbaga nangyayari din siya at the same time. Mm-hmm. And with tools, no, kapag tayo ay nagkakaroon ng problema or ano, na we need to claim yung supernatural na mangyari sa ating buhay. Like, kung tayo ay nahihirapan, let's ask for the supernatural things na guminhawa yung buhay natin. No? Kasi yung mga paghihirap natin is just temporary. Yung ating kaligayahan sa Panginoon ay permanent. So, kaya tayo, no, sa lupa, no, yung paghihirap na naranasan natin is just temporary. So, let's claim yung permanent solution to sa problema natin, which is our Lord Jesus Christ. In Him, everything is complete. Iyon. So, and then, sabi ka? Wala na siya sa sabi. Parang basketball eh. Pasa-pasa. Lapit eh. So, iyon. So, sige po. Salamat po sa Panginoon sa pagbibigyan niya ng provision sa amin sa araw-araw. So, sa pag-iingat niya sa amin sa biyahe. No? Maraming salamat sa church natin, no? At least nandito pa rin tayo. We still continue to worship the Lord, no? Kahit magaling lang, baka malapit na rin tayo na magkita-kita. Yes, and, malapit na yan. Na permanent place. Mm-hmm. So, correct. Yeah, so see you guys. Apa. Okay, so thank you Kuya Bong and Ate Lala, no, salamat sa inyo, salamat sa pag-share at syempre, no, patuloy ng pagpapala at pag-iingat sa inyo ng Panginoon. Sa mga kayo magpunta, naman ang inyong ginagawa, no, may the Lord bless the work of your hands. Okay po, so salamat po at magandang hapon po sa inyo. Thank you po, thank you. Okay, dito naman po tayo kay Sisi Mucha, magandang hapon po. Ate Mucha, magandang hapon po sa iyo. Hi, Pastor. Hello, magandang hapon po.
Ayun. Ayan. Apa. Hi, Pastor. Hello po. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa ating lahat. At nakakatawa ang makita na medyo, ah, kanina sabi ko, 2 digits tayo. Nakita ko 9. Nabawasan na. Oo nga. Ayun. Maraming salamat po sa preaching natin. Ako po, sa totoo lang, isa ito sa mga pinaka-favorite kong topic tungkol sa faith and living in the spirit. Sa katotohanan, ano to, may pinapanood ako palaging show. Ano yun? Sidro Supernatural, kung alam niyo. Ano siya? Tungkol siya sa mga stories ng mga miraculous, ng mga supernatural. Pero on a Christian perspective, ano lang, nakaka-ignite kasi siya ng faith na ano talaga, hindi tayo limited sa nakikita ng mata kung hindi sa kung ano yung sinasabi ng Diyos sa salita niya. Kaya, ayun, I praise God na tayo ay we supersede yung sa visible through the word of God. Ayun, kaya naalala ko lang din yung verse na sinabi ni Pastor, ni Kuya Simon kanina, yung amin sa 2 Peter. Nakalimutan ko lang, Pastor, yung may dagdag na yun, we partake of His divine nature through the exceeding great and precious promises. Kaya talagang dapat alam natin yung mga pangako ng Diyos kasi i-claim natin yun sa ating mga buhay. Ayun, bali pinagpapasalamat namin kasi nitong no Friday. So, sinanay nag-birthday. Sinanay pinagpapasalamat namin kasi meron pa rin kaming hope at joy na despite wala yung physical presence niya, ramdam na ramdam namin yung pagmamahal na na-receive namin sa nung nandito pa siya. Kaya we praise God kasi the only thing this was possible is through the word of God. At alam namin na kung nasan siya, mas maganda doon kesa dito. Kaya alam mo yun, hindi naman tayo magkakaroon ng ganitong perspective kung hindi tayo magkakaroon ng, kung wala tayong glimpse ng ano ba ang heaven. Kaya I love the supernatural. Yeah, ayun, amen. Lalo pa natin i-cultivate sa ating puso kung ano talaga ang totoo. Kasi in the long run, mawawala ang physical earth na nakikita. Yes. Lahat to wala. Mag-prepare, sabi ng Bible. Yeah. At mapapalitan ng new heavens and new earth. At excited tayo na kasi yung body natin magiging ano nga ba, supernatural, hindi ganitong body, yung body na glorified body. Oh, glorified body. Yung body nagpa-pass through walls, so, di ba? Yes. Kaya exciting, yes, siya actually, di ba? Mm-hmm. Kaya yung praise God talaga sa word niya na ano, nagbibigay sa atin ng hope. Mm-hmm. Yes, amen, amen. Kaya iba po talaga pagka lagi tayong nakakarinig, nakakabasa, at yung salita ng Panginoon, no, sa buhay natin. Eh, yan yung nagbibigay sa atin, ng hope talaga. Oops, teka, ito pala yun. Ito yung nilalaan ng Diyos para sa akin. Ganito pala ako, ito yung sinasabi ng Panginoon. Hindi pala yung sinasabi ng mundo na ito lang ako, o ganito lang ako, or wala na ako, di ba? But yung sinasabi ng Panginoon sa atin, di ba? Kaya iba po yung meron tayong pinangahawakan talaga sa salita ng Panginoon. And yung buhay natin na kasama si Kristo. Oh. Yes, and syempre, darating araw, lahat ng ito ay mawawala, di ba? Oh. At lahat ay doon tayo, sama-sama, nagpupuri sa ating Panginoon. Okay, so thank you, sis. Yes, mas maganda. Parang gusto mo experience yung tumatagos kami. Oo nga eh. Anyway, so thank you, sis. Thank you sa pag-share. And yes, patuloy kayong pagpalain at ingatan ng Panginoon. Okay po, at magandang hapon po. Salamat po, God bless po. Okay, thank you po. And kay Kuya Hesed. Hello, magandang hapon, Kuya Hesed. Mukhang magkalayo yata kayo ni dati mo. Yes. Good afternoon, Pastor. Good afternoon po. Good afternoon po sa lahat. And yeah, patuloy din po na sinabi ni Sister Mucha. Ako rin po, I'm really blessed with this topic. Actually,
matagal na rin namin din pinag-aaralan ni Papa to, because actually marami siyang pinakinggan ng mga preachers para so ako rin napakinggan ko. So kung gusto niyo rin po mapakinggan, nasa YouTube po yan. You can just go to Creflo Dollar kay Lockery Blake, no, then type Living in the Supernatural. It's really ano, mga series po sila, and it's really a very nice series, and it's really nakaka-bless po talaga. And yeah, and katulad ng sinabi ni Papa kanina, no, na we must really put our hope sa supernatural, kasi lahat naman ng nasa natural nanggagaling sa supernatural, and God has blessed us through the supernatural, no? And ang tendency po kasi talaga natin is we normally hope sa mga worldly stuff, eh, no? And eh, ang problema naman po kasi, no, if we put our hope sa mga things dito sa mundo, eh pagka nagbumagsak yung economy, pag bumagsak yung promises nung nag-promise na yun, eh sure, hopeless ang ibibigay sa atin. Pero one thing is for sure, when we put our hope sa mga promises nga ng Lord, na by His stripes we are healed, no, na Psalm 91 na 1,000 may fall at your side, 10,000 at your right, but it shall not come near you. No? It's really amazing lang, kasi talagang mangyayari at mangyayari. It will, hindi tayo magiging hopeless lang, kasi God will never break His promises. And we have the evidence. Eh. Katulad ng sinabi kanina ni Papa, no, na faith is the unseen, the evidence of the things not seen. So, sure na meron, na guaranteed na sa atin yung mga promises na yun, because we have the evidence. Katulad na sa aeroplano, di ba? We have a ticket. So kahit gano'ng karami tao sa airport, we sure have a ticket sa meron tayong sure na upuan sa aeroplano. So yun lang po. I was also really blessed by the message, and have a blessed Sunday po sa ating lahat. Okay. Thank you, Seth. Thank you sa pag-share, and magandang hapon din sa iyo. Okay, so si Kuya Rico, mayroon ka pang gustong sabihin? Kung okay, so purihin po ang Panginoon, no, sa hapon nito, at maganda po talaga ang tayo ay lagi nakakabahagi, no, sa ganitong gawain, kasi ay nakakapakinig po tayo ng mensahe mula sa ating Panginoon, at itong salita niya talaga ang siya nagbibigay sa atin ng kalakasan sa buhay, no, ng pag-asa sa ating buhay, no. Lalo na po sa panahon ngayon ng uncertainty talaga, no? But we have God sa buhay natin. Okay? So praise God po for this afternoon, at salamat po sa mga kapatid natin na nakibahagi sa ating online worship, no? Patuloy lang po tayo na magpulit sumamba sa ating Panginoon. Still, syempre, patuloy pa rin po ang ating prayer meeting every Wednesday, and Bible study every Saturday ng ating mga youth, no? And of course, yung ating online Sunday worship. So praise God for this ministry. Praise God for this church. And yeah, salamat po sa Panginoon. Ngayon po, tayo po ay manalangin. Let us pray. Ating para po sa ating pagwawakas. Tayo po manalangin. Panginoong Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon, sa hapon na ito na ipinagkaloob niyo sa bawat isa. Salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa iyong higit na pagmamahal. We thank you, Lord, sa church ito. We thank you, God, for the provision na patuloy na binibigay mo sa bawat isa, Panginoon. And we are grateful from our hearts for being with us every day, Lord, sa buhay namin, sa mga kami naroon. Ay salamat po sa iyong patnubay at gabay mo sa amin, Panginoon. And we praise you and we glorify you. And we thank you, Lord, sa salita mo, sa mensahe, na yung binahagi na ginamit mo yung anak, Panginoon, na si Pastor Simon, para ibahagi itong salita mo, Panginoon, sa amin, na siyang tanim sa aming puso, Panginoon, na aming pangahawakan sa aming buhay, sa araw-araw na aming buhay, Panginoon. And now, we want to end the service of the day, Panginoon. We thank you, Lord, for you have promised that you never leave us nor forsake us. We thank you that you are guiding us and you are with us. We thank you for hearing and answering our prayer. At patuloy po tayong pagpalain ng Panginoon. And now to Him who is able to keep you from falling and to make you stand without blemish in the presence of His glory with rejoicing. To the only God, our Savior, through Jesus Christ, our Lord, be glory, majesty,
power and authority before all time and now and forever. Amen and amen. Magandang hapon po sa lahat. God bless po and God loves you. Salamat po sa inyo at magandang hapon po. Hi, Carico. Thank you, Pastor. Thank you po. Ito pa. God bless po. God bless. Thank you po. Thank you po sa bautisa. Salamat po sa inyo. Thank you.